guys! Maabot kaya namin ang Bohol sa pamamagitan lang ng pagpadya at pagsagwan? Kahit pa sa kabila ng mga bumos, init, pagod at mga nakakakilabot na pagsubok. Huwag niyong gayahin. Yan ang Bohol! Ni isang mangingista dito ay wala pang nakapagsagwan papunta doon. At yan ang challenge namin ngayon! Para mapatunayan, nagtanong kami sa mga local fishermen. Ilang taon ka nang nangingisda? 10 years na siguro. Ano po, siguro ka tuig. Pwede tuig. 20 na ka tuig eh. Nakapunta ka na ba ng Bohol na gamit lang ang sagwan? Wala. Hindi pa. Wala, sir. Wa. Aw, ka na! At kasama ko dito ang Nas Daily ng Pilipinas. Hi, I'm RG Bulls and I'm pedaling with this crazy guy, Beatmaster. Pagkatapos naming kumain, mag-warm up at mag-make up, dumiretso na agad kami. I love you! Ampe mo ba? Guys, nagsimula na kaming magsagwan at magpa-jack. Tingnan natin kung anong kaya ni RG Bulls. Can we reach the island of Bohol? Huh? Time lapse! Sobrang ganda ng panahon at kalmado ang dagat noong kami ay nagsimula. Grabe. Kakasimula pa lang pero grabe. Pero isipin nyo, wala pang nakakagawa nito. Of very dark ocean. Ang layo na natin, guys. Kahit umaga at kalmado pa ang dagat, hindi maitatanggi ang pagod. Water? Kakaiba pala padyakan tong dagat. Wala kasing pababa. At kapag tumigil ka sa pagpadyak, tumitigil din yung mangka. Parang nawawala yung paningin ko. I'm dizzy when my head is like in the scramble space. What? Scramble egg daw. Nagugutom na siguro to. Safety muna kami bago magpatuloy para Bohol. We will collect some garbage from the lung. Pinupulot namin ang lahat ng basura na nakikita namin sa aming paglalakbay. Gusto kong humingi ng sorry doon sa pagpakawala ko ng balon. Sa totoo lang, hindi ko talaga naisip yon. Dahil siguro sa pagod, hilo, I'm very sorry talaga. It has... Taraway! Food! Tingi! Lao! Ay, magkita ka! Ito ang patunay na may pakinabang pa talaga yung mga basura. Oh, dumi na ha? May bula-bula ba? Habang nagpapatuloy kami, may lumapit na mangingisda. Sabi ng mangingisda na pumunta dito, doon daw sa gitna ng Bohol at Cebu, malakas yung alon. Isipin nyo guys, kami pa lang ang kauna-unahang tao na magpapadyak papuntang Bohol. Shammer na siya naman, shammer muli! Kakasabi lang ng mangingisda, pero unti-unti nang nag-iiba ang ihip ng hangin. So ang dapat mangyari, pagpapunta yung alon dito, pagkanyan tayo. Pero ang problema, yun yung target natin. One moment, one is cafe. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ako dahil ang daming kuting ng hidaanan ko. Dinaanan lang namin sa biro ang lahat para di namin maramdaman ang pagod. We're not even near in the middle. So hard. Nakita nyo yan? Nilagyan namin yan para kung mahulog yung GoPro, lulutang lang siya. Sobrang hapli na ng mata ko. Yung nilagay ko na sunblock, pumapasok sa mata ko. Alam ko na bakit sunblock tawag dito. Kasi nagiging black ka dahil sa sun. Sa haba ng aking pinadyak, napagpasyahan namin na magpalit ng pwesto. Pero dahil sa sobrang liit ng bangka, nahirapan kaming magpalit. Kaya ito yung naisipan namin. So ayan, nagpalit muna kami. Ako muna magsasagwan at siya na muna yung magpapadyak. Yan ang Cebu. Medyo malayo-layo na rin ang narating natin. Guys, stop over muna kami dito. We're gonna grill some meat to have our energy back. Tanghali na at kailangan na naming magluto para makakain. Dahil sa lakas ng hangin, nahirapan akong gumawa ng apoy. Tapos na kaming kumain kaya wala nang rason na hindi kami magpapatuloy. Sa pagkakataong ito, naging seryoso na kami dahil paparating na ang hunos. Tumalakas ulit yung alon. Umuulan dyan. Tingnan nyo sa likod guys. Unos yan. Kailangan nating bilisan. Nagka-problema kami kasi yung upuan, pag ganun-ganun. Hinahabol na kami ng unos ang ulan. Tingnan nyo, umuulan na. Hallelujah, spreading wind. Time lapse! Naabutan na kami ng unos at panaypasok na ang tubig sa aming bangka. Ay, ay, ay. Big waves coming guys. Dahil sa lakas ng unos, hindi na kami nakapag-video ng maayos para mabalansi ang bangka. Say okay? Grabe na mo guys! Unos! Yes! Sa gitna ng unos ay naawa rin ng Diyos at ligtas kaming nakadaong sa isang maliit na isla. Grabe! Dumagsak kami dito sa isla! Hindi
ko ma-explain ang saya nung nalaman kong kilala nila ako. Sino nga ba naman mag-aakala na sa liit ng islang to ay may nanunood pa rin sa atin? Ito ang isla ng Bagumbanwa. Mga nasa 200 meters lang ang sukat nito. Masayang tao, simpleng pamumuhay, at kulang sa pasilidad. So nakapagpasya kami na dito muna kami magpagabi. Kasi kailangan nating masiguro kasi na-phobia kami ng slight lang. Since dito kami magpapagabi, need kami mag-logbook dito. Dito kami matutulog sa bangka na to. Umayag na yung may-ari. Good night. Good morning! 5:28 na ng umaga at gising na rin sila. So cold last night. Yes! Pabuhol na kami! Gusto naming marating agad ang Bohol kaya di na kami nag-almusal. Kitang-kita ko na yung mga bundok at yung mga mangrove. You can already see the chocolate hills. Nangingisda yung mga ibon, guys. Ginaganaan na kaming magpadyak kasi alam namin na malapit na kami. Malapit na tayo at ito yung proof. Woohoo! Nasa mababaw na tayo. Land ahoy! Mainit na ang sikat ng araw at sobrang sakit na ng aking sunburn. Habang papalapit na kami, biglang nangyari ang di inaasahan. Dumating na sana tayo dito, nalunod pa! Silpon ba rin? Yeah, overhead ang radyo. Huh? Radyo. What? Nakarating na talaga kami sa Bohol at ito yung patunay. Bohol TV! So ngayon guys, hinandaan kami nila Dudong TV. Kapamakal yun. Idol! So at last, nandito na tayo! For sure, lahat ng taong pumunta dito, pag uwi, magpapalit ng profile picture. Way pra, ne! Way pra!